mula sa resulta ng LESF o Learner Enrollment Survey Form na bahagi ng enrollment procedures ngayong school year 2020-2021, ay malalaman kung anong modality ang preferred ng mga mag-aaral para sa nalalapit na pasukan. Dahil sa announcement na ibinigay ng IATF na suportado naman ng ating presidente at ng gobyerno, walang magaganap na face-to-face learning delivery hanggat walang bakuna. Kung kaya't, dalawa na lamang ang mode of learning delivery sa Dasmariñas, modular o online. Alamin naman natin kung paano ang mga proseso sa online distance learning. Ang Dasmariñas ay mayroong online learning space na gamit ang Moodle, isang learning management system. Ito ay isang acronym para sa Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Ang Moodle ay isang learning platform na dinisenyo upang magbigay sa mga guro, punong guro at mga mag-aaral ng isang centralized, secured at integrated system upang makalikha ng personalized learning environment. Ngunit, ang tanong ng marami, paano gagamitin ito ng ating mga guro at ng mga mag-aaral sa darating na pasukan? Panoorin natin ito. Paano i-access ang OLS account? Ang bawat isang guro ay makatatanggap ng kani-kanilang OLS account sa kanilang DepEd email mula sa site administrator. Makikita nila dito ang username at default password. Upang makapasok sa OLS, kailangang i-click ang link na makikita sa email kasama ang kanilang account details. I-enter ang username at password upang ma-access ang inyong account. Sa unang pag-access nito, i-re-require kayo na palitan ang default password. Siguraduhin ang password ay binubuo ng mga sumusunod. At least 8 characters with at least 1 digit, at least 1 lowercase letter, at least 1 uppercase letter, at least 1 alphanumeric character katulad ng mga sumusunod. Paalala, ang account details ay unique para sa bawat teacher. Huwag po natin itong ibabahagi sa kahit na kanino. Congratulations! Ngayon ay ilang steps ka na lang bago mo simulang magamit ang iyong online classroom. Sa ngayon, kilalanin muna natin ang OLS Dashboard. Ang OLS Dashboard ang landing page ng inyong Moodle site matapos makapag-login. Ito ay naglalaman ng mga sumusunod. Una, Timeline Block. Sa Timeline Block, makikita ang mga mahalagang activities katulad ng activity deadlines, mga schedule ng pag-check ng learner's output, at iba pa. Pangalawa, Recently Accessed Courses Block. Sa pamamagitan ng block na ito, mas madali mong mababalikan ang mga classroom na huli mong pinuntahan. At pangatlo, Course Overview Block. Sa block na ito, makikita ang lahat ng classrooms na hawak mo at lahat ng courses kung saan ka naka-enroll. Sa block din na ito, maaaring mong lagyan ng star ang importanteng classroom at i-hide naman ang mga courses na hindi mo masyadong binubuksan. Maaaring mo ring piliin kung paano ito i-display sa iyong dashboard. Maaari itong naka-display na list with summary o default card view. Paano mo naman ma-access ang iyong online classroom? Sa Course Overview Block, makikita ang listahan ng mga courses o classrooms na hawak mo. Gayun din ang ibang courses kung saan ka enrolled. I-click ang pangalan ng iyong classroom upang ma-access ito. Maaari rin itong makita sa navigation sidebar sa kaliwang bahagi ng iyong dashboard. Congratulations! Welcome to your online classroom. Ang iyong OLS classroom ay pangkaraniwang tinatawag na course sa Moodle community. Dito magaganap ang pagtuturo mo bilang guro at pag-aaral ng mga naka-enroll ng mga bata. Makikita sa iyong course interface ang mga sumusunod. Una, navigation sidebar sa kaliwa kung saan makikita ang iba't ibang menu ng iyong course katulad ng dashboard, badges, grades at mga links sa bawat topic sa iyong classroom. Sa tulong ng mga volunteer teachers, minarapat naming gumawa ng mga contents para sa bawat online classroom upang sa gayon ay may readily available resources and activities na ang ating mga guro at mag-aaral para sa school year 2020-2021.
Ngunit, kahit may inilaan ng resources at activities para sa mga guro, mahalagang matutunan pa rin natin ang basic content development para sa ating online classroom. Sa Moodle, mayroon lang tayong dalawang pangunahing content. Una, resources. Pangalawa, activities. Ano ang resources? Ito ay ang mga presentation materials na maaari nating ibahagi sa ating classroom. Ito ay maaaring sa text format, video presentation, slide presentation, o kahit anong document material na ginagamit sa pagbabahagi ng impormasyon. Habang ang activities naman ay mga interactive na content kung saan kinakailangan ng participation ng mga mag-aaral upang ito ay maisagawa. Maaaring ang activity ay isang discussion sa pagitan ng mga mag-aaral at guro, submission ng kanilang outputs, pagsasagot sa mga tanong o quiz, games, at ibang mga nangangailangan ng pagbabahagi ng katugunan mula sa mga mag-aaral. Ngunit, paano tayo maglalagay o maglalaman ng resources at activities sa ating online classroom? Sa iyong classroom, makikita ang gear view sa kanang itaas na bahagi ng screen, katapat ng topic title. I-click ang Turn Editing On upang makapagsimulang maglagay ng learning contents. Mapapansin na magkakaroon ng editing menu sa kanang bahagi ng main content area at crosshair tool na mag-aalaw sa teacher na igalaw paitaas o paibaba ang mga content elements. I-edit ang topic title ayon sa design at structure ng iyong lessons. Gawin ito sa pamamagitan ng pag-click sa pencil icon katabi nito o maaari ring i-click ang edit menu sa dulong kanang bahagi nito. Upang makapaglagay naman ng activity, files, and resources sa iyong classroom, i-click ang Add Activity or Resource sa section kung saan mo ito nais ilagay. Makikita sa screen ang Moodle's Activity Chooser kung saan maaari kang pumili ng iba't ibang resources o activities. Narito ang ilan sa kanila. Sa resources, mayroon tayong page. Piliin ito kung ikaw ay maglalagay ng impormasyon katulad ng text, video, image, audio at URL. URL. Ito naman ay maaaring gamitin kung maglalagay ng external file katulad ng Word, PDF, PowerPoint presentations na naka-upload sa isang drive sa internet katulad ng Google Drive. At file. Maaari itong gamitin kung maglalagay ng external file katulad ng Word, PDF, PowerPoint presentations na nasa computer. Ngunit, upang maiwasang mapuno ang storage ng server, nirerekomenda ng OLS administrator na i-upload muna sa internet ang mga files na ito at gumamit na lamang ng URL upang ilagay ito sa inyong classroom. Ang lahat ng mga nabanggit ay kabilang sa asynchronous learning contents. Ibig sabihin, maaaring i-access ito ng mga mag-aaral at their most convenient time na hindi kinakailangang magkasabay na online ang guro at mga mag-aaral. Pagkatapos ninyong malagyan ng resources at activities ang inyong Moodle Classroom, maaari na itong i-set up upang mas madaling matrack ang progress ng ating mga mag-aaral. Paano ba natin i-set up ang ating activity completion tracking? Upang i-set up ang ating activity completion tracking sa ating online classroom, kailangan nating i-check ang gear menu, edit settings, scroll down, at hanapin ang completion tracking at siguraduhin na ka-enable ito, at click save. Maaari na tayo ngayong mag-set up ng ating completion tracking criteria sa bawat activity at resource na nakalagay sa ating classroom. Sa classroom na ito bilang halimbawa, makikita na mayroong isang resource na inilagay tungkol sa mga panuntunan sa paggamit ng ESP9 Moodle course. Upang ma-set up ang activity completion nito, i-click ang gear menu at piliin ang edit settings, scroll down at hanapin ang activity completion.
makikita na sa completion tracking, meron tayong tatlong options. 1. Do not indicate activity completion. 2. Students can manually mark the activity as completed. And 3. Show activity as complete when conditions are met. Pumili sa mga options. Kapag resource ang iseset up, kadalasan, hinahayaan na ang mga bata ang magmamarka na nagawa na o nabasa na niya ito. Kaya piliin natin ang pangalawang option. Maaari mo ring iset up kung kailan mo inaasahang matapos o magawa ito ng iyong mga mag-aaral. Makikita muli ang iba't ibang mga options sa completion tracking. Pumili sa mga options. Dahil ito ay isang activity, piliin ang pangatlong option at iset up base sa hinihingi nating kriteriya. Sa halimbawang ito, i-click lang natin ang students must submit to this activity to complete it. Maaari mo ring iset up ang expected completion date kung nais mo. Bukod sa activity completion, mapapansin na marami ka pang maaaring iset base sa kinakailangan ng iyong activity. Katulad ng availability, dito maaari mong iset kung hanggang kailan mo gustong maging accessible ang iyong activity sa iyong classroom. Mayroong ding due date, cutoff date, reminder to grade the activity, submission types, grades, at marami pang iba. Ito ay maaari namang mabago anytime na kinakailangan natin. Siguraduhin lang na informed ang ating mga learners sa settings na inilagay natin sa bawat resources at activity na nasa ating classroom. Congratulations! Ngayon, mayroon ng contents at naiset up na natin ang mga settings ng mga ito. Maaari na itong magamit ng ating mga mag-aaral. Kasama ninyo ang DepEd Dasmariñas sa pagtaguyod at pagtawid ng school year 2020-2021 ng maayos at ligtas. Kasabay na rin ang pagdiriwang ito ng isang dekadang dekalidad. Welcome to the brave new world, anchored in Dasmasipag, Dasmagaling, at Dasmasiglang paglilingkod.